Yon, grabe. Malakpak naman kayo dyan. Yes. Okay. Sino po ang na-inspire sa mga nag-share kanina dito sa unahan? Pwede bang makita ang kamay? Yan. Okay. Alam nyo, sa totoo lang po, no? Siyempre, bago wala, pakilala ko, my name is Mon Marasigan. Ang totoo po pangalan, Ramon Marasigan de Jesus II. Yung Mon Marasigan po, yung po ay screen name ko, bigay ni Direk Mario. So, kaya yun na siya yung ginamit ko para mas, kumbaga, yun yung alam ng tao eh. Now, anyway, so, ang trabaho ko po dito, gusto ko pong makapagbigay ng inspirasyon. Kasi, once and for all, alam nyo po ba sa totoo lang, 1 year ago, nakapulod lang din ako katulad nyo. Gusto nyo pong marinig yung istorya ko bago po ako mapadpad dito? Yes! Hindi kayo interesado ah. Misigaw yung sigaw eh. Gusto nyo pong marinig? Yes! Alam nyo po, ako po, na-involve po ako sa networking 2014. Okay. Ako po yung estudyante noon. So wala po akong alam sa industry ng network marketing. Nagkataon lang may mga nakita akong kumita, may mga nakita ko na bagong buhay. That's why ako po sumubok. Bakit? Ang nanay tatago po OFW sa Japan. 14 years po silang TNT. So bilang estudyante, syempre hindi ko alam paano ako makakatulong. The only way para makatulong ako sa kanila is magkaroon ako ng pinagkakakitaan. Tama po? Kaya po sumubok ako sa networking. Because nakita ko, may mga tao nagbagong buhay ng ganong kabilis. Kumbaga sa akin, nagbaka sakali ako kasi wala nang mawala sa akin eh. 8 years po ako nagsasayaw. Dancer, hindi ko sa club ha? Hindi ko sa bar. Baka iniisip nyo, siguro ano to? Anong tawag doon? Adonis! Di ba? Hindi ko ganun. Uso kasi yun, Adonis eh. Instant millionaire, no? So, ngayon po, nung nakita ko yung industry ng network marketing, sabi ko, ang ganda. Kasi may manakita ko estudyante, may nakita ko ganito, ganyan. Pero isa sila ng pinuntahan. Lahat sila, nagbago ang buhay nila, gumanda. So sabi ko, parang kaya ko din yan. Ito tanong, sa lahat na nakikinig ngayon, napipil mo ba, habang nakikinig ka sa nagsasalita, napipil mo ba na parang kaya ko rin yan? Yes! Ang hina, parang kaya ko rin yan? Yes! Alam mo, pag napipil mo yan, tawag yan vibration. Kapag nababibes mo na kaya mo, isa lang ibig sabihin, kaya mo talaga. Tama, kaya mo talaga. So ako, sabi ko, parang kaya ko to. Alam niyo po, ginawa ko. To katalong search, ginawa ko. Sumubok ako para sa mga magulang ko. Maganda po nangyari sa akin sa first company ko. 4 months, napauwi ko po yung parents ko. 6 months, nakabili po ako ng kotse. The rest is history. Kumita po ako ng malaki. Nakapagputa po ako ng mga negosyo. Nakaroon po ako ng gym, nagkaroon po ako ng motorcycle parts, nagkaroon po ako ng sound system kasi dancer ako. Ngayon ito po, napadpad ako sa mundo naman ng showbiz. Nagkaroon po ako ng chance na syempre, pangarap po ng lahat yan, makita sa TV. Tama, yung hindi nga pugi, gusto makita sa TV, yung pugi pa kaya. Para nandiri kayo ha. Sabi ko, pagkakataon ko to. So nagkaroon ako ng chance. Nung time na yun, ang una ko, extra. Alam niyo yung extra, yung tipong dumaan lang. Siyempre, tuwang-tuwa ka na. Pagmamalaki mo yun sa tropa mo, ako yun, oh. Tingnan mo yung buhok, ako yun, ah. Diba? Pero ang totoo, diba, dumaan ka lang naman, ang bayad po doon, 500. Alam niyo, pupunta ako sa Maynila, ang pamasahe ko, 300. Ang bayad saan, 500. So, abonado pa. Pero dahil nakita ko sa TV, tuwang-tuwa ako. Ngayon, during po nung time na yun, may nakapansin sa akin. Sabi sa... Kasi habang po nung director eh, Direk Mario J. De Los Reyes, napansin po ako, binigyan ako ng konting lines. Ang malupit, yung lines napakahaba. Isang sentence. Sabi ko, ayos na yan. Ginalingan ko. Hanggang sa nabigyan ulit ako. Medyo mahaba na. Hanggang sa nabigyan ulit ako. Hindi na ako extra. Alam mo bakit? Nakikita ko na yung pangalan ko, starring. Oh, Mon Marasigan. Ako yun ah. Nagkaroon ako ng ganun. Hanggang sa nakuha po ako sa film. Kanina nga, pinapanood ko sa mga kasama kong pet mali eh, nung nagbibamax ako. Grabe experience! Tindi! First time kong ginawa eh. Malit ang bagay, pero masarap. Hindi, masarap umakting. Pambira, iba iniisip nyo eh. Masarap umakting. Di ba, no, Brother Jonathan, pet mali yun. Masarap po, oh, di ba? Sabi ko, ang ka-excite ako nun. Kumbaga, ako, asawa ko nung Miss Universe Japan.
Tapos ang karibal ko, si Aljur. Aljur Abreni, kakaribal ko. Matindi ho yung eksena. So sabi ko sa sarili ko, alam nyo, nung time na yun, di syempre nagkaroon ako ng pagkakataon, sino man talaga ako. Pero, nag-pandemic, doon po huminto yung industriya ng showbiz. Okay? Ngayon po, syempre ako, naghanap ako ng opportunity na kikita ulit. Alam nyo, sa totoo lang, may mga negosyo ako. Pero network marketing lang ang nakita ko na pwede kang magsimula sa maliit, pero pwede kang kumita ng malaki. To the point na pwedeng baguhin ang buhay mo. Tama? Pandemic time. Tanong, sino po ang nahirapan? Taas ang kamay. Lahat po tayo. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa, nagagawa mo. Example, marami ako nakausap. Ang sabi nila, ayoko magbenta. Nakakaya magbenta. Pero nakikita ko nung pandemic, maya't maya ang post ng mga binibenta. Tama? Isa ka ba doon? Oo, oh, di ba? Lakas na sigaw, ha? Di ba? Ngayon, ito ho. Yung gym ko, nabenta ko. Nabili ko yung 500,000, nabenta ko po 200,000. Siyempre, wala naman talaga ako mag-gym. Eh, ang ginawa ko, pinatuloy kong pag-gym eh. Alam mo, maya-maya nag-akyata ng mga polis. Pinagpipicturan kami. Kinakabahan ako nun. Doon ko binenta. Yung sound system ko, wala din. Nakuha nyo? So, nag-back to zero po ako. Okay? Nakita ako ni Chairman, ito matindi, nakita ako ni Chairman, nag-usap ka, si Chairman po idol na idol ko yan eh. Idol, kasi siyempre, icon siya eh, ang galing niya akong magsalita. Ang dami niya tulungan, nung time na networker pa siya. Sabi ko, alam nyo, magkaroon lang ako ng pagkakataon na yung taong iniidolo ko katulad niya, maturuan ako, o hindi man lang ganun, mapadpad lang ako sa community niya, under ng organization niya. Sigurado. You know, yun yung iisip ko. Last 2023, nagkita ko kami. Para po sa nakakalam, maraming company po na kinakausap ako. Na kinakausap ko. Merong ganito. Ano ang nakita ko dito kay SGI? So yung malaman? Ano? Una nakita ko, yung may-ari may puso. Yes. Pangalawa nakita ko, kapag nasa sa SGA ka, hindi ka distributor. Ang tawag sa'yo, kapamilya. Tama mo? So ibig sabihin, kung kapamilya ka, hindi ka pababayaan. Hindi ka pinagkikitaan eh. Tama mali? Hindi ka pinagkikitaan. Ako nyo ba? Alam niyo mga kapatid, para mas makarelate kayo sa mga pinagsasabi ko, eto ho ako, ayan o. Ayan o sinasabi ko sa inyo. Ito po yung partner ko. Wow! Ganda! Yeah, ganda talaga yun. Ayan, si Direk Mario. Ayan. Akala ng iba, madali mag-artista, mahirap po. Alam mo bakit? Pag ang call time mo alas 7, darating ka dun alas 2 ng madaling araw. Ganun no talaga. Maraming preparasyon. Tama ho? Oo. Oh. Ayan. Yung mga nagiging project po, kadalasan sa wish ko lang, magpakailanman, Maynila, Tadhana, yan, yan yung kali nga, yung Viva Max. No? God is good! God is good! Lahat po nang sasabihin ko, hindi ko po ito galing. Lahat po nang sasabihin ko ngayon, ito po ay nanggaling sa Panginoon na pinagkaloob lang po sa atin. Tama po. Hindi po ako nag-claim na magaling ako dahil hindi po ako magaling. Ang magaling po si Lord. Amen ba tayo dyan? Ngayon, ito po. Ang mga inimbita ko, puro artista. Tanong nyo bakit? Kasi ako naiiniwala, ang mga kumpanya, kaya sila lumalaki, yung iba, kumukuha sila ng artista. Ang tawag doon advertisement. Nagbabayad sila ng malaki. Pero hindi naman natin alam kung talaga maganda ang produkto nila. Ang nakita ko po, nung nakita ko ang ganda ng produkto ni SGI, inalok ko yung mga kaibigan kong artista. Let's say, Faith Da Silva. Oh, siya yung host sa TikTok lock. Nakuha namin si Pokwang, bumili po. Sino pa? Ayan siya. Ito po mga to, hindi endorser. Magkaiba ang endorser sa user. Tama mali? Sila po ay mga user. Barbara Miguel. Okay, mga may account po yung mga yan. Meaning to say, nag-purchase talaga sila para gamitin ang produkto. Okay? Oh, mapapanood yun sa Batang Quiapo ngayon. Diba? Si Boss Divina. Ah, si Osang. O, kasama rin natin siya pa nga nag-explain, no? Diba? Jay Manalo.
Di ba? Alam niyo tong dalawang to, nung 90s talagang pinapanood to. Sikat yan. O, di ba nakaka-relate kayo? Maraming pinatangkad dyan. O, tama mga lalaki, no? Mga babae, di makarelate, eh, no? O yan, Boomsi, kilala natin. Summary po natin yan. Chantal, singer po yan. Yung late, yes, of course, Cesar Montano. Summary po natin. Sino pa? Danny Porter, yan. Mapapanood nyo rin siya sa GMA. Now, alam nyo ako, nung SGI Times ko, sabi ko nga kanina, nandoon ako sa down moment. Before yun, ang dami ko pinagdaanan. Ang daming down moment ko. Alam niya yun, no? Sabi niya sa akin kanina, Sir, nandito ko na pala sa SGI. Hindi ba dati ini-invite mo ako? Oo, nung time na ini-invite ko siya, walang-wala pa akong. Gusto kong magkapein para kumita ako. Kaso hindi sumali. Tapos kanina, Sir, ikaw pala tapuan dito. Ang galing mo. Oh, lumapit siya sa akin kanina. Tama mali. Oh. Tapos sabi niya, binalikan ko yung chat natin. Sana pala sumali ako. Pero hindi po yun. God is good all the time. That's why nandito sila ngayon. Palakpakan niyo naman. Tama po. Ngayon ako ho, siyempre, makikita mo naman yung, kung titingnan mo, kung aaralin nyo mabuti, ang network marketing, dinesign siya sa mga taong gusto talaga magbago buhay. Para sa akin, ang network marketing, ang pinakamadali sa lahat ng mahirap. Bakit? Eh, mas mahirap mag-construction. Totoo yun. Ibibigay mo dun yung oras mo, pati buhay mo, paano mapahamak ka? 500 lang ang bayad sa'yo, 1,000. Tama, mali. Nagiging mahirap lang to, alam mo bakit? Nilalagyan mo kasi ng emosyon yung pag, ano mo, kahit the moment na reject ka, ang hirap pala. Umayaw na silang lahat. Ayaw ko na rin. Ah, di ba? Nilalagyan mo emosyon eh. Nakuha niyo ba? Mga kapatid, yung lahat ng nagsalita, mga naging top earner, yan po yung mga nakapag-inspire sa akin. Sabihin nyo, inspire. Inspire. Guys, first month na ginawa ko siya. Oh, by the way, this is me. Yan, para makita nyo rin po yung tsura ko. Oh, yan, oh. May idea kayo, ha? Oh, graduate po ako sa State College pala. Nag-start po ako sa ganitong negosyo. Ito yung gamit ko, e-bike. Then, yan po yung mga negosyo ko na napundar, na nawala. Ito naman po yung nakita kami ni Chairman. Ito po yun. Last year. So, nag-start ako dito first month ko. Kumita po ako 50,000. Palakpakan niya po. Ako po ay napasama sa top 11. Top 11. Pwede na po ba? Sabi ko sa sarili ko, ang negosyo, pag nagawa mo, kailangan doblehin mo yung sipag mo. Tama? After one month, naging top 5 po tayo. After one month, naging top 2 po tayo. After one month, naging top 2 po tayo. Pailang buwan ko na po? Pailang po? After one month, on my fifth month, doon po ako naging top 1. 280,000 po. Tama? Alam nyo ang maganda dito? Yung tao na nagtiwala sa akin, nasa top 10. Yung sumunod na buwan, ilang buwan ko pa lang po? Ika-anim. Ika-anim itong sunod. Top 1 po tayo, 300,000. Yung top 10 kanina, top 2 na. Yung Cesar Varela. Kasi yung networking, pag-iintindi mo, dali na naman eh. Bakit? Yung left mo, payamanin mo. Yung right mo, payamanin mo. Kung kumikita ang 1 million, kumikita ang 1 million, magkala sa'yo? Oo. Oh. Pag ito naka-expedition, ito naka-expedition, ikaw naka-expedition din. Pero double deck. Tama? Kaya na ako sa mga leader ko, meron kami sumpaan session. Paano yan? Yayaman ka! Sasagot yun, oh yes! Yayaman ka! Oh yes! May sumpaan session kami. Nakukuha nyo ba? Diba, kung tingnan nyo, dalila naman siya eh. Nakukuha nyo po ba? Huwag nyo nabigyan ng limitasyon sa sarili nyo. And learn how to enjoy the journey. I-enjoy nyo lang. Tama. After one month,
Top 1 po tayo, 500,000. Pailang buwan po natin? 7 months. Alam mo, kahit anong opportunity ang naiisip ko, ang pumapasok sa isip ko, ano bang opportunity na kikita ka ng 500,000 sa loob ng 7 buwan? Kahit isang taon, kahit 5 taon, kahit 10 taon, walang opportunity. Network marketing, ang good news, nasa SGI po tayo. Tama po ba? Kasi maraming network marketing company. Wala hong pangit, lahat maganda. Magkaka-industriya ho tayo. Pero bakit SGI? Nag-create na po tayo ng momentum. Kung baga sa aeroplano, gumigigil na tayo ng todo-todo at lilipad na guys, nakabukas ng pinto. You are all welcome sa momentum stage ng SGI. Tama! After a while, grabe, dito po ako nabigyan ng relo. Alam mo, napaka-generous ng company. That's why pinagmamalaki ko ng todo. Bakit? Kumita na nga po tayo ng 500,000, may libre pang relo worth 120,000. Bigay! Grabe, no? Binigyan ka pa ng ganyang relo as incentive. Napaka-generous. Bukod pa po yung mga sapatos monthly. Naku, grabe, monthly sapatos ko. Napakadami, ho. Iba-iba sapatos. Pa. Ang galing ni ate, sabi ko eh, baka mamaya bigyan kita ha, namimigay talaga ako. Noong March po bumaba ako, 400,000. From 500 naging 400. Bakit? Siyempre, ano po yan eh. Holy Week. 1 week walang encoding, kaya nabitin. Sabi ko, hindi pwedeng bababa ako. Dapat tumaas. Alam mo, nung sumunod, March, April, naging 588 po. Close to 600,000. 500,000 na naman. 600,000, ano, grabe ho. Ngayon po, yung last month po, ano yan? 571. Tanong niyo po, magkano na ngayon? 500,000 na po. Grabe, no? Nagsisiyan pa. Ikaw kasi ayaw magat eh. Sa anong punto, guys, ito lang, oh. Ito lang, message ko, no? Sa mga nagsisimula, sa mga bagong grupo nandito, sa mga bagong, welcome po kayo lahat. Ito lang po sa akin. Nakita nyo ang ganda. Diba? Nakita nyo yung, nakita mo ng beauty. Ba't di mo tatrabuhin? Ba't magre-relax ka? Tandaan mo, habang nagre-relax ka, merong katabi ka, gigil na gigil ngayon. May katabi ka, umuusok na ang plate, umuusok na ilang gusto nang mag-recruit ngayon. Tama mali. Tingnan mo katabi mo. Mukha pang gigil ang mukhang gutom. Pag mukhang gutom, hindi pa yaman yan. Oh. Guys, ito pa. Stair-step pa lang. Ako, grabe stair-step dito. Yung stair-step para po sa kalaman yung lahat. Yung po yung mga gumagamit. Yung mga user. Sabihin nyo, user. Ano po sa Tagalog ang user? Parang iba ano yun. Gumagamit na kaya? Gumagamit ng Sinner Grace. Guys, yung mga gumagamit, hindi mo na alam kung sino yan. That's why ako, sa totoo lang, mas nababaliw ako sa stair step. Alam mo bakit? Kasi ang ganda ng produkto, nakita ko yung 5-day challenge, nakita ko yung ganda, yung mga taong test nyo. Impact! Sa akin na nga lang, natulungan ako ng produkto. Sabi ko, yung produkto na yan, pag nakilala sa isang lugar, doon na magkakaroon ng continue na marites. Chismis, chismis. Hanggang sa kakalat na siya. Imagine mo, pag kumalat dyan, magkano kikitain mo sa isa? Pinakababa si Kuweta Pes, pinakamataas 250. Ako nagugulat ako, 100,000 dumarating sa akin monthly. Bonus ho, bonus. Pwede na po ba yun? Mga bumibili, may bulk user, para kami tindahan na wala naman talaga. Tama mali. Oo. Ganyan kaganda. Then naging top 1 po tayo overall. Na-interview po tayo sa Euro TV. Alam mo, nakakatuwa. Kasi nakaka-inspire tayo sa iba. Kasi sabi nila, oh, ilang taon nag-materialize yung ginawa mo? Sabi ko, 1 year. Napakabilis daw. Hindi ho ako mabilis. Marami mabilis eh. Ang mabilis talaga, si Lord. Pag nagsipag ka ng todo, ibibigay talaga sa'yo eh. Tama. Totoo po yan. May request ako. Pwede ba mag-request? Tapikin mo katabi mo. Hoy! Bilisan mo! Oh, ganti ka, ganti ka. Hoy!
kanya. Guys, lahat tayo yung Facebook. Yes. Nagme-memories ba every year yung nangyari? Yes. Nag-memories po sa akin, this was 11 years ago. Nag-post po ako, yellow car, sports car, muscle car. 8 years ago, Ford Mustang Montero. Pangarap ko po. Pangarap ko. Hindi ko alam kung kailan ko siya makukuha. Hindi ko alam kung saan. Opportunity. Kasi nag-post lang naman ako, pangarap ko yan eh. Tama. Lahat naman tayo pangarap. Tama po. Dahil sa SGI, nakuha po natin yan. In just 5 months. Ganun po kalupi. Oh, grabe. Iba pa karami. Kukwento ko lang sa inyo. Talagang ano, gusto ko lang magkwento ng experience. Alam mo, experience ko, pag nakasayo sa sasakyan na to, hindi maiwasan. Ang mga dadaanan mo, magpipicture. Totoo yun. Hindi maiwasan. Yung mga dadaanan mo, mapapatingin sa'yo. Pag-start pa lang, hindi mo siya tahimik. Pag-start pa lang, wow! Pag-start pa lang, wow! Grabe, tulog! Ito malupit. Pag naiingaya ka, may silent mode. Pwede mong i-silent. Parang cellphone meme mode. At hindi nga ako sasakyan na yan. Kaya pala mahal. Aba, minsan niya ako nasa, ano kami, pinatakbo ko yan, 260. Parang nalipad. Ang malupit dyan yung gas gauge. Una puno, nung 260, whoa! Grabe, pagbilis ng ano, whoa! Pati gas gauge, whoa! Grabe yun ah. Kung matindi, mabilis nga! Mabilis yung lumos ng gas! Tindi! Kung lupit ng ano, Mustang talaga, kabayo talaga, no? Sabi ko, lupit ha? O ito guys, mainit-init pa para di po nakakalam. Ito po si Coco Martin. Alam nyo naman, no? Coco Martin, no? Si Tanggol! Tama? Batang iha po, si Tanggol yan eh. O, sakay niya, si Julia! O, Tanggol. Yung motor niya, Honda. Idol ko po si Coco Martin. At idol ko rin po yung motor niya. 2 weeks ago, ako po ay pumunta ng CASA. Dahil idol ko, kumuha din po ako. Oh! Kung siya si Tanggol, ako si Tanggal. Kung siya si Coco Martin, ako si Coco Melon. Mas malupit to. Grabe yung sasakyan na yan, ho. Talagang nakakabaliw. Diba? Ay, yun lang. Naghahanap nga ako. Gusto mo ikaw? Picture tayo, ganyan din, nakaganyan ka. Tapos nakakakampay ka, oh? Ay, pistaya, ah. Pistaya, eh. Sabi niya, sir, mag wala ka sa likod. Oh, pictorial tayo next week, ah. Suot ka rin ng ganyan, ah. Walang mga niya naman si ate. Sabi niya ate, wow! Joke lang. Saya, ano nga kapatid? Nag-enjoy po ba kayo? Masaya po ba kayo? Tama, dapat laging masaya. Alam mo, ito yung good news. Gusto niyo good news? Yes! Baliw na baliw ako sa inyo. Bakit? Bakit? Ang hina! Bakit? Yung sasakyan ko na yan, madadagdagan na next week! Oh. Grabe, baliw na baliw ako. Tapos ang kasunod na house and lot. Oh! Wow! Ito talaga si ate, hindi makamove on. Ibahay mo na. Gusto talaga magpangkas eh, no? Yeah. Grabe, oh, mga kapatid, di ba talaga SGI? Now, seriously speaking, mga kapatid. Kotse, motor, material. Tama mali? Material. Alam mo, mga kapatid, ang isa siguro sa makikwento ko sa inyo, ladies and gentlemen, na talagang naitulong saan ng SGI. Nung time na dumaan ako sa challenge, sabihin nyo, challenge. Lahat tayo may challenge na dumarating sa buhay natin. Every time na pupunta tayo sa momentum, bibigyan ka na matinding challenge. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Paano mo titingnan ang bagay na yon? Titingnan mo ba siya na para lumubog ka o titingnan mo siya para maging matibay ka? Tama po? Nung time na December, kung naaalala nyo, yun po yung time na nag-top 1 tayo. Tama mali? Pero bago po mangyari yan, dumating po sa point, December 21. December 20, meron kaming year-end party. December 21, ako po yung masaya. Kasi siyempre kasama kong SGI family. 21 po, pag-gising ko, may tumatawag sa akin.
Sino po ito? Kayo po ba yung anak ni Ramon de Jesus? Sabi ko po, na-aksidente po ang tatay nyo. 50-50. December po yan. Last year, December 2023. Walang magagawa ang pera mo. Tama mali. Kumapit lang ako kay Lord. Habang hawak ko yung signal greens, Lord, kung totoong ito yung produkto na ibibigay mo para makatulong sa tatay ko, sana pagkaloob mo na maging okay siya. Pinag-pray ko po. Kasi apat na araw siyang 50-50. Apat na araw siya na hindi ko alam kung mabubuhay. Imagine mo, galing ako sa masaya. Tapos pag gising ko, ganyan ma-ano ko. Grabe yung pakiramdam ko. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, dumaan na to sa akin. Nung time na nawala yung nanay ko, wala akong pera noon, dumaan na to sa akin. Nung time na yon medyo gumaganda, hindi pa naman masyado, pero sabi ko, hindi ko na-handle. Sabi ko, Lord, anong gusto niyong ituro sa akin? Kasi hindi na ako maghahangad ng material kung mawawala ang magulang ko. Kasi walang kwento ang lahat kung wala yung mahal ko sa buhay. Hindi ko ma-enjoy yung sasakyan na gusto ko kung hindi naman nila makikita. Kasi yan yung reason kung bakit ako sumubok dito. Nakuha niya po. Nag-pray lang po ako. Alam mo, 4 days, yung father ko, may pinatake sa kanya na pagkain niya daw, tapos sa ilong pinapadaan na NGT ho. Nakatubo siya. Machine na lang mumuhay. Dumating sa point nga, nagtumunog eh. Di ba pag gano'n, pag napunod mo sa pelikula, deads na. Tumunog ho yun, di ako magkaintindihan. Alam mo nung time na, no? Nung pinanood, doon ako nagka-idea, sabi ko, baka pwede ko nang patake dito ang Senior Greens. Tumawag ako kay Doc Joel, tama. Tama, Doc. Kasi hindi po ako nagtanong sa doktor ng ospital kasi hindi nila i-allowed. Ang tinawagan ko si Doc Joel, tanda mo, Doc? Doc, ganito po ang status ng tatay ko, ganito, ganyan. Pwede ko bang patik sa kanya si Dergis? In-explain niya sa akin kung bakit kailangan matik ng father ko, ganyan. So, tukad na lang story short, pinatik ko po. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Nung araw na yan, kinabukasan, nagkaroon po ng himala. Nagkamalay siya, napalipat siya sa regular room at tuloy-tuloy. Lahat ng laboratory tests niya, normal. Wala na po siyang maintenance ngayon. Diyan pa lang po, panalo na ako. Tama po ba? Kaya alam niyo, store lang. Sobrang ganda ng SGI. Hindi lang niyo kitaan. Produkto talaga mailalaban po natin. Tama po ba? Palakpakan niyo po. Sabi ko sa father ko, Tay, alam nyo, nung time na yun, December po, medyo dyan ako sa father ko. December, hindi po nakapag-network. Pero naalala nyo, December, doon ako unang nag-top 1. Pinadaan ako sa challenge. Ang kapalit pala nun, yung position na top 1. Tapos doon ko na rin po, nailabas yung Mustang ko. Tapos, ang pinaka-isa pa na gustuhan ko, yung father ko, nabilang ko po ng kotse niya. Grabe talaga ang binigay ng SDI. Wala na akong masasabi. Kaya ako, talagang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Napadpad ang mga paa ko dito. Nakaupo din ako katulad nyo dati. Na nai-inspire ako sa mga tao, kila Ryan Olan, kila Deo, mga co-top earners. Na dati, nararamdaman ko lang, kaya ko rin to, gusto ko rin to. Meron lang question minsan at the back of our mind na, kaya ko ba talaga? Alam mo, yun ang pumipigil sa'yo. Yung tanong na yun. Tama po ba? Oh. Yung kinikita ko po, ay talagang parang metro. Alam nyo yung taxi? At totoo, ito nung isang araw lang to eh. 12. 27. 16,000. Pag 7,500, magkano po ang maximum? Hanggang 20,000 ka. Isang minuto, 12:28, 31,000. So isang minuto, 15,000 pumasok. Ibig sabihin, elite ho yun. Tama? Tama. Oh. 12:47, 61. 7:58, 81. 8:24, 82. 10:46, 90. Oh, oh, 97. Oh, di ba? Oh, 10:49, 98. 10:54, 99. 10:50,
100 o 105 isang araw. Hindi ka mababaliw. Kasi alam mo, oh, matindi. Iisipin nyo, hindi, wag mo kayong mayayabangan. Pero ako, iniisip ko mabuti. Kung nagtatrabaho pala ako, 10 months kong sweldo, kung 10,000. Pwede pa lang kitain ng isang araw. Hindi naman siya isang beses nangyari. O, yun, 104. Ito, pinakamalaki. 133,000. Isang araw. One account lang po tayo. Tama? Kaya ako, baliw na baliw. Alam nyo, sa loob ng 1 year, ang kita na po natin, nasa almost 5 million na po. Napakabay. Ako, hindi ko alam ba't siya nangyari, kung paano siya nangyari. Kasi ako po kasi yung tao, trabaho lang tayong trabaho. Of course, syempre lagi pinagpe-pray natin yung bawat araw, bago tayo umalis, pray tayo. Yung mga kausapin natin, pinagpe-pray natin na sana makakita nila yung ganda ng SGI. So, ang bilis. Hindi ako magaling. Si Lord ang magaling. Naging instrumento niya ang SGI para tulungan ka. Tama? Kailangan lang, ikaw ngayon, excited ka. Parang hindi naman kita nakikita ng excited. Dating ako mga mukha, no? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang itsura. Parang hindi excited, parang gutom. Diba? Excited ka ba? Yes! Gusto niyo rin ba kitaya ng ganyan? Yes! Gustong-gusto. Tama. Tandaan niyo po mga kapatid, aanin mo ang opportunity kung di mo susubukan. Yes. Tama. Yes. Ito lang po gusto kong itanim sa isip sa lahat po nandito ngayon. Ang SGI po, tapos na siya sa formulation. Hindi na para magsara. Hindi na rin para malugi. Tama. Yung Extreme Heat Innovation natin, 1 year pa lang. Ang dami nagkakotse. Tama po, may mga nagkabahay na. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, as of now, nandoon na po tayo sa palipad na tayo. So, ikaw ang choice kung ano ang magiging decision mo. Pwede mo namang hatawin. Pwede namang sideline lang. Pwedeng part-time lang. Pero to sabi ko sa'yo, kung anong tingin mo, pananaw mo sa opportunity na ito, yun din ang ibibigay sa'yo. Kung small time, small income. Kung part-time, pang part-time lang din bibigay sa'yo. Pero nakita mo siya kung malakihan talaga, guys, maniwala ka sa akin. 3 months to 1 year from now, yung trabaho mo ng 5 taon, ibibigay niya sa'yo sa loob lang ng ilang buwan. Tama mo? Ako po, na-inspire lang ako. Na-inspire ako sa kanila. Talaga naman nakaka-inspire yung Ryan na unang kanina. From cellphone technician, napauwi yung asawa, kahanga-hanga po yun. Tama? Diba, isipin mo lalaki, napauwi niyo yung asawa niyo. Diba? Yung Deo, kumita ko ng malaki, at dami. Na-inspire ako sa kanila, sabi ko gagaling nila eh. Tama. Kaya sabi ko, magdi-decision ako. Nag-decision po ang subukan. At hindi lang basta subukan. Nag-decision ako na tatrabahuin ko to kahit mapagod ako, kahit anong pagdaanan ko, straight talk, gagawin ko po yan. Tatrabahuin ko. Wala akong pakialam. Kahit magutom ako, wala. Alam mo bakit? Nagugutom din naman ako noon. Napapagod din naman ako noon. Napupuyat din naman ako noon. Lahat ng mahirap, nadaanan ko ngayon. Bakit hindi ko titisin para magbago buhay ko ngayon? Tama. Titiisin mo lang naman ang 1 taon. Titiisin mo yung pain. Titiisin mo yung challenge, yung struggle. Pero after that, mag-iiba ang buhay mo. Tama mo ba? Kaya, oh grabe, imagine mo naman, 1 year from now, paano kung ikaw naka-experience ng ganito? Baka baliw na baliw ka. Kaya ako baliw na baliw ako. Hindi ako nakakatulog. Paano ako makatulog? Ang laki na kilita mo. Kasi bakit may mga na-interview ako ng mga kaibigan ko negosyante? They earn 300,000. They earn 400,000. But yung capital nila, million, at masakit ang ulo nila sa mga empleyado nila. But in SGI, kikita ka na malaki, pero hindi ka stress. Wow! Diba, habang tumatagal, lalo kang bumabata. Habang tumatagal, umahaba ang buhay mo. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang kita mo.
Paano may stress? Tama, palakpakan mo naman yan. Oh, mga kapatid, the rest is history. Sala po, ako po, tapos na po ako. Pero ito lang po sa akin. Okay lang ba magkwento? Kasi nagkwento sila eh, narinig ko eh. Okay lang magkwento? Yes! Oh, taga lang. Iinom muna tayo. Ito, maganda kwentong to. Bima Max. Yeah, pag ganyan kwento, active kayo ah. Meron lalaki, no? Yung lalaki, architect. Gumagawa ho, nagko-construct ng bahay, no? Grabe. Pero siya, dun na tumanda, dun sa boss niya. Ngayon, nagpaalam na siya, boss, siguro pwede na akong mag-resign. Kasi matagal na naman na ako nag-servisyo sa'yo. Baka pwede mag-resign na ako. Ngayon, sabi ng boss, hindi pwede, Pedro. For the last time, bigyan mo ko ng huling project. After nito, tapos na tayo. Sabi ni Pedro, boss, matanda na kasi ako. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng oras sa pamilya ko para ma-enjoy namin. Pedro, last na. After nito, hindi na kita kukulitin. Si Pedro gustong-gusto na mag-resign. Ngayon ito, matindi. Sige, pagbibigyan ko po kayo. Pero ang nasa mind ni Pedro, mamadaliin niya ang proyekto para makapag-resign na siya. Eto na, sabi nung boss, o sige, ilista mo lahat ng mga gamit na kailangan, ilista mo yung mga bibili na materyales, tapos bilhin mo, at ito yung gusto kong mangyari. Ganito. Imaginin mo, ganyan, ganyang kaganda. Ang ginawa ni Pedro, bumili ng mga materyales. O sige, bili dito, bili doon, bili na. Tinayo, pa. After a month, natayo. Dala-dala niya yung susi. Boss! Ito na, susi. Siguro pwede na ako mag-resign. Tapos na trabaho ko. Makapagpahinga na ako. Sabi ni boss, thank you, Pedro. Habang lumalakad si Pedro palayo, tinawag, Pedro! Hinagis yung susi. Bahay mo yan. Ang malupit, minadali niya. Binasta niya. Tama li? Simple lang mga kapatid. Ang kinoconstruct natin dito, pangarap mo, bahay mo, kotse mo, resulta mo. Tama po ba? Kung gagawin mo lang din yung resulta mo, kailangan matibay at pangmatagalan po talaga. Tama. Para hindi sayang oras. So, God bless everyone. Ang panalangin ko po, yung nangyari po sa amin, ma-experience nyo rin pag nagsabi ka ng yes! Yay! Thank you so much! Yeah!